So, ngayon mga kakusina, meron lang ako dito dalawang pirasong hinog na saging, tapos balatan lang natin din hiwain. Yan, dapat hinog yung pipiliin ninyo para hindi tayo mahirapan mag-mash mamaya. Yan, ang saging ay napaka-healthy sa ating katawan. Kahit ito nga lang, busog na ako. So, tanggalin lang natin yung bawat dulo. Tapos, hiwain na natin into circle. So, after natin mailagay sa ating lagayan yung mga nahiwa nating saging, kakailanganin natin ng dalawang pirasong itlog. So ngayon, nailagay na natin yung dalawang pirasong itlog, imamash lang natin yung saging kasama yung egg. So gamit na lang tayo ng tinidor para mamash natin to. Kung meron kayong masher, pwede naman. Careful lang para hindi magtalsikan yung mga saging na nahiwa natin kanina. So, ayan mga kakusina, dapat siguraduhin nyo na mash nyo maigi yung mga saging na meron tayo dito. Tapos, halu-haluin nyo lang para mag-combine yung egg at yung saging natin. So, after nito, kailangan lang natin ng separate na mixing bowl para maumpisa na natin yung recipe na gagawin natin. So ngayon mga kakusina, meron lang ako ditong 1 cup of all-purpose flour. I-sisif lang natin. So after sifting ng ating all-purpose flour, kailangan naman natin ng 1 cup of sugar. So ayan, nag-add lang ako ng brown sugar, 1 cup, tapos i-sisif lang din natin. So, ang purpose ko lang, kaya ako sinasala itong mga ingredients natin, ay para maging pino yung lalabasan ng ating recipe. So, ayan, pag nailagay na natin yung flour at yung sugar, imimix-mix lang muna natin. After natin mamix yung sugar at yung all-purpose flour, mag-a-add naman tayo ng 1/2 cup of oil. So, ito na yung oil, ilalagay lang natin dito. And then, mag-a-add naman tayo ng 1/2 cup of evaporated milk. So, magsusukat lang ako. Ayan. 1/2 cup lang mga kakusina. Oops! Tapos, lagay na natin dito sa ating mixture. And then, imimix muna natin ito. Dapat mamix yung maigi mga kakusina hanggang sa madissolve yung flour na yan, oh, yung hindi na siya namumuo. Yan. So, after mixing, ilalagay na natin yung minix nating saging at itlog kanina. So, ayan, halu-haluin nyo lang. Tapos, imix nyo na dito sa ating flour ingredients kanina. Yan. So mga kakusina, for sure alam nyo na kung ano ang ating recipe for today. Ngayon ay gagawa tayo ng no-bake banana cake. So after adding nung egg at banana mixture kanina, mag-a-add lang tayo ng 1 teaspoon of vanilla essence. Yan, tapos imix na natin to ng maigi. Ayan, mix nyo lang ng maigi mga kakusina ah, pero dahan-dahan lang kasi baka tumalsik or matapon yung ating mixture. Tapos habang minimix nyo to, kanina, nag-grease na ako ng ating baking pan. Nilagyan ko lang ng onting oil, tapos ginrease ko. Tapos mamaya, ang gagamitin ko dito ay yung aking kawali, tapos lalagyan lang natin ng wire rack. So ayan, mix muna natin to hanggang sa maging soft yung ating mixture. So, ayan mga kakusina, mix lang tayo ng mix. Tapos mamaya, makikita ninyo
Ayan o, oh, medyo nagiging liquid na yung ating mixture. So, since kanina, sinabi ko nga na nag-grease na ako ng oil sa ating cake pan or baking pan, isasalin na natin to doon. Ayan o, oh, ganyan dapat yung consistency ng ating cake butter. Ah! So, tara na lang, kakusina, isalin na natin ito. So, ito na mga kakusina, naisalin ko na yung ating banana cake mixture. Ayan, itatap-tap lang natin para mag-read yung bubbles niya, para matanggal yung mga bubbles na nag-create sa ibabaw. So, after nyan, nag-init na ako ng ating wire rack sa ating kawali. After 5 minutes, pwede na natin ito doon ilagay. Tapos, lulutuin lang natin for 40 to 50 minutes in low-medium heat. So, ayan mga kakusina, nilalagay ko lang yung ating cake butter. Dahan-dahan lang kasi mainit nga. So, ay yung wire rack. Nagpa-int lang ako ng 5 minutes sa low-medium heat. Tapos, ilalagay ko na to and then takpan na natin. Ayan, lutuin lang natin to sa low-medium heat for 40 to 50 minutes. Hello mga kakusina! Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, please click subscribe button. Click notification bell, click all para lagi kang notified sa bawat upload kong mga videos. Thank you! So, ayan mga kakusina, after 50 minutes, check natin. Yan! So, ayan na yung itsura ng ating banana cake. So, kaya yan nakaumbok dahil mainit pa yung ating banana cake. Mamaya, palamigin lang natin to, tapos balikan na natin. So, ito na mga kakusina! Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo. Palalamigin nyo lang yung ating cake. Tapos, ayan, no, napapansin nyo sa gilid, natatanggal na siyang kusa. Tapos, ang ganda ng pagka-brown niya, ang ganda din ng pagka-luto kasi toasted yung medyo gilid-gilid. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung final. Palalamigin ko lang to. Yan. So, pwede rin naman kayo maglagay ng toppings kung gusto ninyo, pero since ako mura pero malasa, yan lang, sapat na. So, ito na mga kakusina, tapos na ang ating banana cake. So, yan, gawin nyo na lang din sa inyong mga bahay. Tarap! So, yan, hinati ko lang sa gitna, ganyan yung itsura niya. Ayan na mga kakusina. Yan! So, medyo manipis lang yung nagawa ko, pero kung kayo, doblehin nyo na lang yung recipe na sinabi ko sa inyo kanina. Ayan o, kumurot na ako. Ayan o, kumurot na ako. Sarap. Enjoy mga kakusina! Don't forget to like, share, and subscribe!